جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بدر. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين في أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. Lahat ng papuri ay lahat ng papuri at pasasalamat ay para sa Allah lamang. Naway ang kapayapaan at pagpapala ay mapasahuling sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang pamilya, sa kanyang sahaba at sa lahat ng sumunod sa kanya. Huwag kayong mawalan ng pag-asa sa awa ng Allah subhanahu wa ta'ala kahit kayo ng pinakamakasalanan sa inyong pag-aakala. Kahit sa dami ng inyong mga kasalanan ay huwag ka pa rin mawalan ng pag-asa sa awa ng Allah subhanahu wa ta'ala na ikaw ay papatawarin, dahil ang kapatawaran ng Allah subhanahu wa ta'ala ay napakalawak ng higit pa sa iyong inaakala. Sa isang kwento na nabanggit kung saan ang isang lalaki ay nakapatay ng malapit na sa 100. Siya ay nagtanong, humingi ng advice sa isang lalaki sa angkan ng Israel. Sinabi sa kanya na kung may kapatawaran pa siya, sinabi ng isang lalaki, ikaw ay wala ng kapatawaran, ikaw ay may kasalanan. At siya ay pinatay. At ang lalaking ito ay pumunta sa naman sa isang lalaki na kung saan ay mayroong alam sa relihiyon. At sinabi niya, ikaw ay mayroong kapatawaran pa sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikaw ay magsisi lamang. So ito, at pinatawad siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Sa isang paghihingi ng advice ay dapat tayong humingi sa mga may alam sa pananampalataya ng Islam, nang sa gayon di tayo ay hindi maligaw. So sa kwentong ito, mga mahal na kapatid sa pananampalataya ng Islam, in-encourage tayo na huwag mawalan ng pag-asa sa paghingi ng awa ng Allah subhanahu wa ta'ala, dahil ang awa lang ng subhanahu wa ta'ala ay napakalawak. Yan ay nabanggit sa Quran, sa banal na Quran, sa Surat Az-Zumar sa ayah 53. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Kul, sabihin mo o Muhammad, Kul ya ibadiyal ladhina asrafu, sabihin mo o Muhammad sa aking mga alipin na nasa kasamaan at pagmamalabis sa pang-aapi sa kanilang mga sarili sa pamamagitan ng pagsasagawa ng ipinag-uutos ng kanilang sarili sa kasalanan. Latak na tumir rahmatillah, na huwag kayong mawalan ng pag-asa sa awa ng Allah subhanahu wa ta'ala kahit marami pa ang inyong mga kasalanan. Huwag kayong mawalan ng pag-asa sa awa ng Allah subhanahu wa ta'ala at kayo magsisi sa inyong mga kasalanan. Inna Allah yagfiru dhunuba jamia, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Katotohanan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay papatawarin niya ang lahat ng mga kasalanan na gawa ng kanyang maalipin kung sila ay nagsipagsisi at lalayuan ng mga kanilang mga kasalanan. Subhanallah. Innahu huwal gafurur rahim. Katotohanan ng Allah subhanahu wa ta'ala, gafur, ang ganap na mapagpatawad sa kanyang mga alipin na nasipagsisi. Subhanallah. Ito ang kanyang kondisyon na kung saan kung sila hinang kapatawaran, lalayuan ng mga kasalanan at hindi na balik-balikan, at sila ay gumawa ng mga pinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang Allah subhanahu wa ta'ala, innahu huwal gafurur rahim, siya ay ganap na mapagmahal sa kanyang mga alipin. Subhanallah. So mga mahal na kapatid sa pananampalatayang Islam, kahit ano pa man ang iyong mga kasalanan,
sa ayah na ito, in-encourage tayo na huwag mawalan ng pag-asa sa bawat buhay natin, sa araw-araw na gawain natin. Tayo ay nagkakasala. Tayo ay hindi perpekto. Tayo ay tao lamang. So sa pagkakamali na ito, ang pinakamainam sa mga taong nagkakamali, sila ay humihingi ng kapatawaran. At tatanggapin nila ang kanilang pagkakamali at humihingi at hihingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala. At tulad ng ginawa ni Propeta Adam, siya ay nagkamali at tinanggap ng kanilang pagkakamali at siya ay humingi ng Allah subhanahu, sa Allah subhanahu wa ta'ala ng kapatawaran at pinatawad siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang kapatawaran ng Allah subhanahu wa ta'ala ay napakalawak sa atin, kung ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pinatawad na ang kanyang sarili nauna at saka nahuli, pinatawad na ng Allah subhanahu wa ta'ala kanyang kasali, siya ay humihingi pa rin ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala. At siya rin ay humingi ng kapatawaran ng higit sa 100 sa bawat araw. So kung siya ay propeta, pinatawad na ang kanyang mga kasalan, ay hingi at hingi pa rin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay pasasalamat siya sa Allah subhanahu wa ta'ala. So para sa atin mga mahal na kapatid sa pananampalatayang Islam, hingi at hingi tayo ng kapatawaran kahit tayo ang pinakamakasalanan sa ating inaakala, kahit tayo ay matanda na kung ating inikaala na wala tayong pag-asa, huwag mga mahal na kapatid sa pananampalatayang Islam, hanggat ikaw ay hindi pa napupunta sa iyong paroroonan sa lupa, ikaw ay hingi at hingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala ng tunay na pagsisisi ng may sinseridad na hindi balik-balikan. Ha? At ikaw gagawa ng ipinag-uutos ng mga ibada habang ikaw ay nabubuhay pa. Naway kabayan tayo sa pang-araw-araw na gawain. Wabillahi taufiq walidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.